tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating tawag sa pagsamba. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong mapalad. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya ay banal. Tayo pong lahat ay dumulog ng personal sa ating Panginoon at ating ikumpisal sa kanyang harapan anumang bagay na pagkukulang natin sa kanya. At narito ang salita ng kapanatagan, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at tayo patatawarin sa lahat ng ito. Amen. Pinapupurihan sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan ay palaging nasa amin, Panginoong Diyos, at lagi kang nandiyan upang kami ay gabayan, pagpalain, at bigyan ng kami ng aming mga pangangailangan. Tunay nga, Panginoong Diyos, na kami ay lumalapit sa iyo at nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang buong pagsamba namin ito sa iyo. Nawa ay maging pagpapala ang pagsambang ito sa iyo at maging sa mga makakapanood, sa lahat ng makakapakinig, at sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Ang lahat, Panginoon, ay binibigay namin at pinagkakaloob sa iyo sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Let us enjoy the world.
Atin pong ipagdiwang ang naging buhay ng ating Panginoong Jesus. Mountains to fall upon their knees.
Para po sa ating pong panalangin pastoral, tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Nagagalak ang puso ng bawat isa na nakibahagi sa pagsamba. Dalangin namin, aming Diyos, sa oras na ito, ang iyong patuloy na pagkasi ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming pangunahing paglapit sa inyo, ay ang aming po mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Marahil sila ay may mga karamdaman. Hinihiling po namin ang iyong patuloy na pagpapagaling sa kanila. Hindi maiksi ang iyong kamay upang sila ay abutin sa oras na ito. At sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ay aming pong inaangkin o dinideklara, Panginoon, ang kumpletong kagalingan para sa lahat ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Gayun din ang aming panalangin sa aming mga kapatid na marahil sa araw na ito sila ay naglalakbay. Dalangin namin ang iyong pag-iingat, O Diyos, saan man sila pumaroon, saan man sila pumunta, aming Ama, dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa kanila. Sa aming pagpapatuloy ng aming pong pagdulog sa inyo, idinadalangin namin, Panginoon, ang pamunuan ng iyong iglesia sa isang matagumpay na mga programa dahil sa kanilang kasipagan, sa kanilang commitment, sa kanilang dedikasyon. Aming Diyos, tunay nga na nagiging matagumpay ang lahat ng iyong gawain. Kung kaya't idinadalangin namin sila mula sa aming pong chairpersons at sa lahat po, Panginoon, ang humahawak ng mga committees. Ang aming pong panalangin para sa bawat isa sa kanila, pagpalain mo po sila, tulungan mo po sila, gabayan mo po sila kahit ang kanilang mga hanap buhay at ang kanilang pamilya. Kung sila man ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay o suliranin man, dalangin namin na sila ay iyong samahan. Salamat po. Gayun din ang aming pong panalangin sa lahat ng mga mananampalataya na gumagawa ng kanilang pagsamba sa araw na ito. Kasama po namin sila, O Diyos, upang aming pong itaas ang iyong dakilang pangalan. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos. Gayun din sa mga manggagawa mo na pinadala sa mga iba't ibang lugar, sa mga liblib na lugar, dalangin namin ang iyong paggabay sa kanila. Tulungan mo po sila sa kanilang mga gawain, programa, proyekto man upang maging matagumpay ito para sa iyong mga para sa pagpapalawak ng iyong mga gawain. At sa aming paglapit sa inyo, O Diyos, kasama dito, Panginoon, ang panalangin namin para sa aming bayan, ang bayan ng Taytay. Samahan ang aming pong mayor at lahat ng kanyang mga councilman, councilwoman, sa aming vice mayor, patuloy mo silang samahan at gabayan, bigyan ng karunungan na mula sa iyo na makaisip o makagawa sila ng mga programa na pakinabang sa lahat ng aming pong mamamayan. Salamat po sa iyong gabay sapagkat naniniwala kami ang bayan ng Taytay ay mahal po ninyo. Muli, aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat nandyan ka lagi na laging kumikilos, lalo na po sa gawain ng iyong iglesia. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito ang pang-apat na linggo sa panahon ng pagdatal. Tulad ng mga pastol sa Bethlehem at sa mga lalaking pantas sa silangan, tayo man ay dumako sa sapsapan upang sumamba. Ang unang kandila ng pagdatal ay nagpapaalala sa ating halimbawa kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-asa sa ating buhay. Ang ikalawang kandila ay nagpapaalala sa atin ng mensahe sa pangakong pagliligtas bunga ng ating pananampalataya na tinupad. Ang ikatlong kandila ay nagpapaalala sa atin sa walang hanggang pag-ibig at pagmamahal na dala ni Jesus sa kanyang pagsilang. Ang ikaapat na kandila ng pagdatal ay ating sisindihan upang tayo'y maliwanagan na tayo'y kanyang tinatawag upang maglingkod sa ating kapwa.
upang makadama ang maraming kapayapaan ang kanyang buong buhay sa ating natutunghayan ay isang buhay na pag-ibig na nagdudulot ng kapayapaan. Bawat isa sa atin ay siya ay naglilingkod para sa iba, lalo na sa higit na nangangailangan. Sa ating panahon, ngayon na puno ng kaguluhan at maraming suliranin, ating ihanda ang ating sarili sa pagkaloob ng ating mga kayamanan, oras, talento, at maging ng ating buhay. Kung kinakailangan upang makadama ng kapayapaan ang maraming nagugumilhanan at maraming suliranin sa buhay. Aming Ama, sa iyong pagkaloob ng iyong anak sa amin, tulungan mo po kami ipagkaloob naman ang sarili para sa iba. Tulutan mo na ang pag-ibig ay magkaroon ng kapayagan sa pamamagitan ng paglilingkod upang marami ang makadama ng kapayapaan. Tinatanggap ka namin ang iyong hamon upang humayo at maglingkod. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Lumang Tipan, sa aklat ni Mikas, Kabanata 5, mga talata 2 hanggang 5. Ang paghahari ng tagapagpalaya. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon at sa kanya magmumula ang kapayapaan. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ito pa ay matatagpuan natin sa aklat ni Lucas, Kabanata 1, talatang 39 hanggang 45. Ito po ang sinasabi. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubunduki ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagsisigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawi ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Thank you.
Natin ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa pagpapatuloy sa atin pong tema na The Family's Journey During Advent. At ang atin pong subtheme ay Adapting the Modern Technology Today. Ang atin pong tagapagsalita ay akmang-akma para po sa ating temang ito. Ang atin pong tagapagsalita ay napakasipag na miyembro ng atin pong anak na iglesia, Villa Lolita United Methodist Church. At siya po ay naglilingkod bilang witness coordinator, BOT member, at ganun din, care group leader. Siya rin po ang tumatayong Rizal District Communication Team Coordinator ng atin pong distrito. Alam ko po, kilalang-kilala niyo rin po siya dahil anak po siya ni Kuya Dave Santos at Ate Beth Reyes. Matanda lang po siya ng isang taon sa akin. Ano po, 39 years old. Kaya halos kasabayan ko po siya sa CI. Okay? Then, siya po ay happily married kay Ate Helen May Sales Santos. 12 taon na. No?
Wala pong iba ang ating pong tagapagsalita, kundi si kapatid na Manuel Andrew R. Santos. Good morning po sa inyong lahat. Isang Paskong puno ng galak ang pagbati po sa inyo sa buong pamilya ng Taytay United Methodist Church sa pagdariwang po ng inyong Christmas at Family Month. Salamat po kasi nabanggit nga po ni Pastor na ang Villa Lolita ay isa sa mga anak ng Taytay. Maging ang aking pong nanay ay prutas ng pagdiakonesa ng ating church. And that faith has now been passed to me at patuloy ko pong ipapasa sa aking pamilya at sa mga pamilyang maaabot namin ni Helen ang mabuting balita ni Jesus. I thank the Lord for the privilege to share this encouragement today. May I invite you to pray with me this morning? Panginoon, umulan o umaraw, bumagyo man, Panginoon, Ikaw ay Lord, hindi Ka nagbabago. Inaalala po namin na mga kapatid na hindi makapag-church dahil po sira ang kanilang mga tahanan. Walang kuryente, lubog ang bahay. Sa aming comfort, Lord, we intercede for them and for the people who are suffering this Christmas. May Your hand be upon them. But Lord, as we celebrate, we want to be grateful for the life that You have given to us. And we thank You for this opportunity that we can meditate on Your word and praise Your name. All credit, Panginoon, belongs to You. Itago niyo po ako sa inyong likuran at itaas po ninyo ang inyong pangalan, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' name I pray, Amen. Sabi po ni Richard Bach, isang author, "The bond that links your true family is not of blood, but respect and joy in each other's life." Hindi raw po kadugo, as we say sa Pilipino, ang nag-uugnay ng totoo at tunay na pamilya, kundi respeto at joy sa buhay nila. And we know it boils down to love, which is the entirety of the fruit of the Spirit. At marahil ay marami na kayong seminars, retreats, Bible studies at sermons na narinig what makes a fruitful family. Gusto ko lang pong i-point out this morning as we celebrate Family Month that Jesus modeled what the author was saying. His love is for everyone, no matter what the color, the race, the language. God wants you in His family. Kaya nga po may pag-asa ang mga ulila. Dahil sa mga magulang na kahit hindi nila kadugo, ay nagiging tunay na pamilya sa kanila. Alam niyo po yung film na Fast and the Furious? Kung narinig niyo na po ito, sabi ni Vin Diesel, "I don't have friends, I got family." At sinabi pa niya, "You don't turn back on family when they do." A fictional movie, pero may katotohanan. Hindi kailangan kadugo mo para tratuhin mong isang pamilya. It is the love and sacrifice that each of the members make that makes it a family. So in Hebrews 10:9, sabi po, "Then He said, 'Here I am to come to do Your will.'" In verse 10, it says, that by that will, we have made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ, once and for all. Bawat araw, alalahanin natin ang sakripisyo na ginawa ni Kristo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at mabuhay ng may kabanalan habang tayo ay nabubuhay. If you believe that Jesus died for you, and that He is redeeming you each and every day, that faith will overflow. And the first recipient of that transformed life
is your family. Sila ang unang-unang magsasabi, if our lives are changed, if we claim we are following Christ. Kaya naman po, mabilis lang po, upon research I prepared, 5 ways, excuse me, 5 ways that should be present in order to bond, yung bonding po, palalimin ang family bonding natin. According to the study, these ways will greatly impact the life of your children. Siyempre po, ang leader kasi ng pamilya ay ang parents. Number one, mabilis lang po, listening. Is your family a safe place to talk to? Kung ako ay may problema, handa ba akong makinig? Ang pamilya ko ba ay handang makinig sa akin? Sasamahan ba ako ng pamilya ko sa pinagdadaanan ko? How about you children? Do we listen to the problems of our parents? O lagi lang tayong galit sa kanila dahil inuutusan nila tayo? Ganon din po ang mga parents. Do we listen to the problems of our children? Do we take time to listen to them? Listening to our family's needs will help our families be closer together. So that's number one, listening. Number two, modeling behaviors. Ang parents ang closest sa community and society. The behavior that the parents show to their children in and out of the home will impact greatly to the shaping of behavior of these children. What behaviors do we show when we're blessed? And what behaviors do we show when we're challenged? Do you want your children to do the same? Number three, so first we have listening, we have model behaviors. Number three, importance, making others feel important. If we want to deepen bonds of our family, we need to make each one feel important. This is intentional. Again, this is intentional. We need to make sacrifices like Susanna Wesley, the mother of our founder, John Wesley. Bawat isang anak ay nilalaanan ng oras to talk to and to pray for. Children, are we neglecting time for our parents? Baka may sariling plano, ano po? And parents, do we neglect our children? Sobrang busy sa work at kung ano-ano pa. Is family bonding part of your plan? For example, do we spend family nights, family devotions, or family prayer? These are my few examples. Listening, model behaviors, make others feel important. Number four, communication. If walang communication sa bahay, mataas ang stress. And according to Tamara Afifi, a communication scholar, we can lessen the stress at home if we spend time in, hulaan niyo po, marriage. Lessen the stress by spending time in marriage. Bakit po kaya? Napakabilis po at busy ng pagkilos ng mundo. Nauubos ang oras natin just by the chores, trabaho, responsibility sa mga anak at iba pa. Dahil dito, less time in communication ang naaalat ng mag-asawa sa isa't isa. If the husband and wife spend time in good communication between each other, mas mabilis ang tulungan, mas madami ang magagawa, at mas mababa ang stress sa loob ng bahay. Promoting to better family bonding, which is benefiting to the children. So we got listening, model behaviors, importance, communication, and lastly, mutual respect. Kaya naman po, kung may communication tayo sa loob ng bahay, this translates to mutual respect. Mutual respect is what? Iniintindi mo kung saan nanggagaling yung isang tao, whether bata man siya o matanda. Kaya kahit hindi kayo pareho ng paniniwala, hindi masama ang loob nyo sa isa't isa. Ito po yung traditional na, sasagot ka pa. Pag may mutual respect, pwede siyang sumagot in a good manner. Yun yan po, ininsert ko lang.
So, hindi po sasama ang loob nyo sa isa't isa because you are listening to each other. We need to do this because doon natin napaparamdam yung katulad din po ng feeling important, yung merong say, yung isang kapamilya natin sa loob ng bahay. Pero I'm not saying na wag po nating i-correct. Correction is love. Di ba po? But overall, deepening family relationships needs mutual respect. We let our loved ones express themselves. Now that we are reminded of some helpful ways to maintain peace and bring our family closer together, ano pong kinalaman ng modern technology sa ating family? Alam niyo po, we are closer than ever. Thanks to technology for bringing families closer and closer today and in the future. This generation is experiencing the COVID pandemic. And the main difference between the COVID and the Spanish flu, which is decades before, for example, is communication and information is a lot faster today to help create solutions. Technology allowed nations to work together and help each other in fighting this COVID pandemic. Ang Pilipinas po ay may approximately 2.16 million OFWs. Imagine the number of families and loved ones na nangungulila bawat araw na miss ang kanilang pamilya. But with the modern technology and internet, maiibsan ang lungkot ng mga kababayan nating nagsasakripisyo sa ibang bansa. Sa pag-aaral po ni Dr. Albert Mejarabian, nalaman niya ang personal communication ay may 7, 38, 55 rule. Ulitin ko po. 7, 38, 55 rule. Baka yung mga mascom, alam yan. 7% of the communication is spoken words or the words itself. Ito po yung message or yung sentence. Kunyari po, tinext ka. Ang sentence po, umuwi ka na. 7% po yun. Yung 38% sa communication ay voice and tone. Ito po yun. Tinataas, binababa ko po yung tono. Malakas ba? Mahina? Malumanay? Mataas? Galit o pasigaw? Nagmamakaawa? Nakikiusap o naguutos? Iba ho yung pag sinabing, umuwi ka na. Iba ho yun. Iba rin ho yung pag sinabing, umuwi ka na. Yun, di ba po? Mga taytay. Yun. That's 38% of the actual totoong feeling nung message sender. And what is the 55%? It is actually the body language. So, kanina ko pa po tinitingnan yung body language nyo. At nabibless po ako kasi nakikinig po kayo sa akin. Ayun po. Interesado. Tingnan ko nga yung body language ng hindi nakikinig. Kunyari lang po yun. So, nag-gets nyo po yung point, diba po? Body language, tingin ng mata, galaw ng kamay, pwesto ng katawan, nakayuko ba sa cellphone, reaction ng katawan. These are the feelings and attitude kung isang tao ay interesadong makipag-usap sa'yo. Imagine a parent talking to a child, tapos yung parent may hawak na cellphone. How would the child feel? 7, 38, 55%. So imagine the telegram. Telegrama po. Mabilis ito, kaso walang boses, walang tono, walang galaw. So hindi mo alam kung yung asawa mong nagpadala ng telegrama ay okay ba talaga siya. Yun. Second, email. Wala din po itong boses, walang tono, walang galaw. Kaya nagpo-folto dun sa 7% of the entire communication. Hindi natin alam kung ano yung feelings talaga ng tao.
the actual feelings ay pwedeng matransmit sa receiver. Ganon din sa chat. Mapa-messenger, SMS text, or comment down below, laging nami-misinterpret kasi it does not give all the feelings of the sender of the message. So dito po pumapasok yung blessing ng modern technology. As people who loves our families and our neighbors, we can maximize and adapt the modern technology is offering. Remember Skype? Isa po sa pinakauna na parang virtual na nakikita mo yung tao. Sabi po sa mission statement nila, is to be the fabric of real-time communication on the web. And now, Messenger video call, Google Meet, Zoom, are trying to fill in the gap that the text, email, and telegram cannot give. And what is that? The 7-38-55 rule. The question is, Kuya Len, we need physical intimacy. That's true. Need po ng tao yan. But is it available sa video call? Meron bang physical intimacy sa video call? The answer is, meron po. For people and loved ones who cannot afford to be together, Skype and the new social media platforms is a blessing. With the rise of internet in 2014, there are approximately 40 million Skype users. And an MA graduate friend sa APNTS, doon po ako nag-work, Terence Lustanya, concluded in his thesis in Master of Arts in Christian Communication that yes, there is intimacy in video calling, though it is not a replacement for physical intimacy. So imagine how a video call can brighten up someone's day. But remember, if we close the camera, we lose the 55% of the communication. So how do we really adapt to modern technology and our social media platforms? Naglagay lang po ako ng isa muna for today. Let's use it with intentionality. Intentional mo bang ginagamit ang social media to share the love, to share the hope, to share Jesus Christ? When I was in high school and college, hindi lang po high school, pati college, kinakausap po ako ng nanay ko at ng tatay ko regarding my shortcomings and my accomplishments. Inuupo niyo po ba yung mga anak niyo? Do you give time to sit with them? Today, we still do that. Dumadalaw po ako sa bahay once a week to catch up with my parents and siblings. Even before the pandemic, I come every Monday night for our family dinner and prayer time. If this pandemic continues, mga kapatid, by all means, use technology to catch up with your spouse, with your children, with your loved ones. If resources permit, do a video call instead of chats. You know why, di ba po? Pray with them, listen to them, cry with them, study God's word with them, at kung ano-ano pang pwede niyong gawin na productive. So naalala niyo po yung 5 ways natin kanina? Listen, model behaviors, make them feel important, communication, mutual respect. These are the main foundations. Kung hindi natin na-train ang sarili natin
first and foremost, to spend time and listen to them. So as training them to sit down with us as parents, as leaders of the family, kahit anong ganda ng internet connection, kahit anong ganda ng laptop at cellphone at video camera, if wala po sa DNA nila to deepen yung family bond, mahihirapan po tayo. Kasama rin po sa intentionality yung hindi paggamit ng technology. Kung magkakasama naman po kayo sa bahay, bakit hindi po kayo mag-hang out together and put down your phones? That is part. Not using is also helping. Using is helping also, di ba po? So kung magkakasama naman pala tayo, bakit kailangan pa nating mag-texan sa loob ng bahay? Bakit kailangan pa nating maghanap ng ibang ways to bond? Mag-hang out po kayo. Listen to each other. Create family bondings. Become more intimate to them face to face instead of virtually. So, it's up to you po. It's your decision. When my cousin was diagnosed with cancer at the age of 24, thank you po, Pastor Pud, for joining us in this challenge. The entire clan committed to pray together via Zoom. This is first time po nangyari sa amin. For her healing. To pray every day for her healing via Zoom. Sadly, she died last August this year. But the clan continued to pray for each other every week as our family meeting. Meron po akong uncle and auntie that joins us from US and Canada. And they spend late nights just to join the prayer meeting. During this pandemic, bawal po ang face-to-face. So our Maya professional young adults continued our CG via Zoom. Dalawa po sa kanila ay OFW from Oman and from UAE. Ganon din po ang aming couple CG every Sunday afternoon. Couples from Switzerland, Batangas, Isla were able to be encouraged because of modern technology. Even my wife and I were able to finish a valuable 7-week marriage course every Saturday night from 8 to 10 p.m. just through online meeting. And that was very helpful po sa aming dalawa at sa mga nakasama pa naming mga couples. You can also use technology to raise funds to help other families. GCash, PayMaya, through chat, through Facebook status. And so I know a family. Yung wife sabi niya, birthday ko po. Pero kaysa sa regaluhan niyo ako, I am raising PPE, mask, gloves, everything po nung nag-lockdown ng 2020. And so came, just FB status lang po, and help came po, binigay ni Lord. Na-raise po nila 600,000 and was given to all doctors from Mindoro, North, Manila, kung sino po yung walang PPE that time. Di ba po, parang nagkaubusan tsaka ang mahal-mahal. And that is through modern technology. Does your family want to help other families? You can use that technology. As we end, sabi po sa Luke 1:41-44, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. In my 18 years of experience being a communicator,
by profession, modern technology is getting better, but these technologies are mere tools. Tools lang po sila, mga kapatid. It is really the content that matters. It is our entire being as Christ followers, yung feelings natin, yung motibo natin, yung passion natin, ang sinisend po natin using the technology. Kung magkakasama tayo sa bahay or pwedeng face-to-face, like sa church, put down your phones. Put down your online games. Stop using Facebook and YouTube for a moment and spend time with your families. Family sa bahay, care group family, family sa church, at kung anong families po meron kayo. Spend time with them. Huwag niyong gawing danger yung technology sa family niyo. Because this is just a tool, it can be used for good, it can be used for bad. The technology, mga kapatid, should get us closer together, not further away. Hindi magpapalayo sa'yo yung wala na kayong time. Dapat ito'y magpapalapit sa inyo. Technology should be used to gain the truth, not to be fooled by lies. Sa dami po ng fake news, be careful. Kasi this is just a tool. And minsan, nahuhulog tayo dun sa fake news kaysa dun sa katotohanan. Kung malayo naman po ang ating mga mahal sa buhay, by all means, use technology. Make them feel important through regular calls, phone calls, or chat. Gamitin niyo po kung malayo po yung loved one niyo sa inyo. And so, nung bumati si Mary kay Elizabeth, lumundag ang bata sa tiyan ni Elizabeth nang may kagalakan at napuno ng banal na espiritu si Elizabeth. Hi, Mom. Kagalakan ba ang hatid mo sa inyong pamilya at sa ibang tao? Do we use technology to spread peace and joy to our families and to other families? Kapag nakausap ba nila tayo, mapa-chat, mapa-Facebook status, or mapa-Zoom, can they feel the presence of the Holy Spirit? This is our everyday challenge. To really follow Christ truthfully, and Christ's power will overflow no matter what technology we use. As we celebrate Family Month, I declare blessings to your family and that your family will become a blessing to other families as well. Sa ngalan po ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you, Papa. Purihin po ang Panginoon sa napakabiyayang mensahe ng buhay na ating pong narinig para po sa ating handog pang-usap. Never get tired of doing little things for others. Sometimes, though little things occupy the biggest parts of their hearts. Mga kapatid, dalhin po natin sa unahan ng atin pong mga handog. At para naman po sa ating mga naka-livestream, maaari po ninyong i-deposito sa mga bank accounts na makikita nyo po sa inyong screen. Ganon din po, maaari po ninyong ipakuha sa atin po mga taga-opisina o dalhin po sa ating opisina dito po sa bayan. Thank you.
Awitin po natin ang tugon. Panginoon, kalinsabay po ng aming pagsamba sa inyo, ang patuloy po ng pag-aalay ng aming po mga buhay. Marami pong salamat dahil kayo po ang may akda nito. Loobin niyo po na sa aming pong buhay, ang aming mga pagkakaloob ay kalugdan ninyo at patuloy na magamit sa inyo pong kaharian. At patuloy na lumago ang aming pong pananampalataya sa pamagitan po ng aming mga pagtitiwala sa aming mga pagkakaloob. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na para po sa ating gawain ng ating piging ng pag-ibig. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa diwa po ng pagsasama-sama para po sa piging ng pag-ibig. Katulad po ng ginagawa ng mga unang alagad at ng mga mananampalataya mula po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, talatang 42, sila po ay patuloy na nagsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin at maging sa pagsasalo-salo upang ipahayag ang pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga sa diwa na ito, tayo sa ating panahon bilang mga anak ng Diyos, sama-sama rin natin ipahayag ang ating pag-ibig sa pamagitan ng pagsasalo-salo sa banal na hapunan. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at italaga po natin ang bawat simbolo na ito, alang-alang sa kanyang ginawa para sa atin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat elemento na ito, ang tinapay at ubas bilang kapahayagan na iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At dahil sa pag-ibig mo, kami ay tumanggap ng pagpapala, ng kapatawaran ng kasalanan, at kasama doon ang pamumuhay na nakikisa sa iyo at ang katiyakan para sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nung gabi, bago ay pagkanulo ang ating Panginoong Yesus, ay dumampot siya ng tinapay. Pagkatapos ay tinaas, nagpasalamat at pinagpirapiraso at sinabi sa kanyang mga alagad, kunin at kanin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang biyaya ng tinapay na ibinigay sa atin. Amen. Pagkatapos makapaghapunan, ay kinuha niya ang saro at itinaas at sinabi sa kanyang mga alagad,
Kunin at inumin niyo ito bilang kapahayagan ng inyong kapatawaran. Amen. Sa tuwing tinatanggap natin ang tinapay at ang ubas na ito, ito'y pagpapahayag ng ating pakikisa sa kabuhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo ay magpasalamat. Tunay Panginoon, ang karanasan ng iyong kamatayan sa krus ang nagbigay sa amin ng tunay na buhay na naaayon sa iyong kalooban, na kami patuloy manampalataya, sumunod sa iyong kalooban, at matagpuan kaming tapat hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat na ito'y tinatalaga namin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Tayo po lahat, sabay-sabay po tayo, tayo po'y tumayo, at ipahayag natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Hesus Kristo na anak na buktong niya. Panginoon natin, sa iwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Sa ating pong pagtatapos, inanyayahan ko ang bawat isa kung meron pong nais magtalaga ng kanilang sarili. Ayon po sa narinig ng mensahe ngayong umagang ito, maging sa nagpapasalamat dahil sa mga karawan o anibersaryo ng kasal at yung pong merong hinihingi o hiniling sa ating Panginoon. Pwede po natin itong gawin sa ating kinatatayuan at tayo po'y lumapit sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito ng aming pagsamba. Tunay po, Panginoon, anuman po ang kalagayan, narito po ang bawat isa sa amin. Ang mga narito sa loob ng church, maging nasa kanya-kanyang tahanan, alam po namin, iisa po ang puso at diwa namin. Walang iba kundi ang makipag-ugnay sa iyo, magpuri, magpasalamat, at magbigay ng pagsamba sa pamagitan ng mga pakikiisa sa mga awitin, sa mga pananalangin, at higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig at pagtanggap na yung mabuting balita. Maraming salamat na sa umagang ito, sa aming pananambahan, ikaw po ang nahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa iyong anak na ginamit upang magpahayag ng mga karunungan na nagmumula sa iyo. Tunay na napakalaga sa aming panahon ang pangangailangan o ang tulong ng technology sa aming kalagitnaan. Marami po itong naidulot sa ikabubuti, lalo-lalo na po ng iyong gawain para sa bawat pamilya, malayo man o malapit, na sa mabuting paggamit, Panginoon, upang pakinabangan at lalo pong maging mas matibay, mas malalim at maliwanag ang kaugnayan ng bawat isa. Maraming salamat sapagkat pinakamahalaga pa rin ang pagmamahal sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan po ng respeto at pagtitiwala sa isa't isa. At higit sa lahat, Panginoon, ipinaunawa mo rin sa amin na kailangan kaming maging modelo sa bawat tahanan upang lalo pong makita ang iyong mga salita at ang iyong kapahayagan sa aming mga buhay. Sa kabuuan, Panginoon, lahat po ng aming narinig, hindi po namin lahat maalala. Subalit nagtitiwala po kami ang banal na Espiritu sa bawat sandali na ito ay aming kailanganin, yung po ang papaunawa mo sa amin. At patuloy namin ipamuhay ang lahat po ng aming narinig ngayon upang magpapatuloy po kami lumakad sa iyong kalooban, sa iyong layunin, sa iyong naisin sa bawat isa sa amin. At lalo po kami magbigay ng pagtatalaga sa aming pamilya, sa mga oras, sa mga pwede namin ipahayag ng mga pamamaraan ng pag-ibig. At tunay, Panginoon, lalo po kaming maging matibay sa pagkakaisa, sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo na lalo po kaming mabago bilang individual at bilang pamilya. At higit sa lahat, kami ay nakikiugnay at kabahagi ng iyong iglesia. Ang dalangin po namin, patuloy mo po itong bigyan ng katuparan sa bawat isa. Tinataas din po namin, Panginoon, sa iyo ang iyong mga anak na nagdiriwang ng kaarawan, maging ng anibersaryo ng kasal. Alalahanin mo po sila na kung paano ka naging mabuti, matapat at nagpahayag ng iyong pag-ibig at pagkilos sa kanilang mga buhay, higit po ngayon sa mga taon pa na kanilang haharapin. Pagpalain mo po sila, patuloy na maranasan ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapala at mga biyaya. Gayon din, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang iyong mga anak na mayroong mga personal na mga kahilingan, mga ininalalapit sa iyo, mga nais pong matanggap mula sa iyo, mga dumadaan po sa mahigpit na pagsubok, mga kabigatan at mga pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, kakatagpuin mo po sila at ikaw po ang personal na magpapahayag sa kanila at maranasan po nila ang iyong patnubay, ang iyong presensya at makita nila ang katuparan nito at ang pagtatagumpay sa lahat ng ito. Maraming salamat, Panginoon. O
umayo ang bawat isa na taglay ang iyong mga salita. Ang kapahayagan nito upang iyon ang aming maibahagi at iyon ang makita sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang bawat sambahayan, pagpalain mo po ang iglesia at sama-sama kami magpatuloy, manampalataya, maglingkod at gumawa para sa iyo at sa iyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin, kahilingan, pasasalamat at itinatas namin to sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala at biyaya na nagmumula sa ating Diyos Ama, ang kanyang pag-ibig na ipinahayag sa kanyang anak na si Jesus, kasama ang pagpapatawad, pagliligtas at ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang banal na Espiritu na laging sumasama sa atin upang gabayan tayo, tulungan at magtagumpay hanggang sa kanyang pagbabalik. Pagpalain tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
amin po ang Panginoon. Mga ilang pahayag lang po, mamayang 4 o'clock po, meron po tayong service kay Kuya Jerry Defensor doon po sa Eternal Garden, sa Tikling. At meron po tayong Vesper, 5 o'clock sa bayan. At syempre po, meron pa rin po tayong simbang gabi dito, 7 o'clock. So, makita-kita po tayo, purihin po ang Panginoon.